Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling pinatawa ng 90-day suspension si Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag dahil sa pagpayag nitong ma-interview ng SMNI News Channel si convicted kidnapper Jovito Palparan. Ginawa ang panayam noong November 2021 sa security compound ng Nubilibid Prison at hindi nito sinunod ang department circular at operating manual ng Bucor. Ayon sa order ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang suspension ay bahagi ng filing of charges of grave misconduct at neglect in performance of duties ni Bantag dahil hindi niya inobserbahan ang procedures sa interview ng inmates. Inaatasan si Bantag na sagutin ang suspension sa loob ng 10 araw. Maaari lamang ibenta sa Kadiwa stores ang nakumpiskang smuggled na asukal kapag natapos ang imbestigasyon dito. Sinabi ni Bureau of Customs Operations Chief at spokesperson Arnaldo De La Torre Jr. na mula noong isang taon ay higit sa 200 milyong pisong halaga ng asukal ang kinumpiska ng kanilang tanggapan at isinasailalim ngayon sa imbestigasyon. Bukod sa asukal ay mayroong halos 2 bilyong pisong halaga ng smuggled agricultural products ang inisyuhan ng warrant of seizure. Nauna nang iminungkahi na ibenta sa mga Kadiwa store ang nakukumpiskang agricultural products. 9 na malalaking kumpanya ang nangakong mag-i-invest sa Pilipinas. Kinumpirma ng economic manager ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangunguna ni Finance Secretary Benjamin Jokno ang investment pledge ng multinational firms kasabay ng pagdalo nila sa World Economic Forum sa Switzerland. Kabilang sa kumpanyang ito ang Astranis, isang US-based satellite provider para sa internet. Kinausap na rin ni Marcos Jr. ang kinatawan ng investment firm Morgan Stanley na magbubukas ng sarili nilang tanggapan sa Pilipinas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Music.